ka ba makapag-live streaming sa YouTube gamit ang cellphone kahit wala kang maraming subscriber? Posible nga ba ito? Paano? Matututunan nyo ngayon sa video ito kung paano gumamit ng live streaming sa YouTube gamit ang inyong cellphone. Stay put lang kayo at manood sa mga step na sasabihin ko sa video ito. I-open ang inyong Google browser sa inyong cellphone. At pagkatapos, i-type niyo ang studio.youtube.com. After redirecting sa YouTube studio.com, make sure na naka-desktop site ang inyong option sa inyong screen. I-click niyo lang ang dashboard icon sa inyong studio. At pagkatapos, i-click niyo lang yung go live sa right section ng inyong screen. Ito ay automatic na mag-redirecting sa inyong studio youtube.com streaming section. Pagkatapos nun, may lalabas dyan na pop-up menu na kailangan nyong mag-fill up. Maglagay ng title sa inyong live streaming. May option din siya for privacy like public, private, or unlisted. Itatanong din ng YouTube Studio kung ang gagawin yung live streaming ay applicable ba sa mga bata or hindi. So mag-choose lang po kayo ng option if it's for kids or not for kids. After nun ay meron pa tayong advanced settings. Dito sa settings na ito ay nandun yung microphone at camera settings. So may option kayo kung front or back camera ang inyong gagamitin. After nun ay pwede nyo nang i-click yung icon na next para makapag-start na ang inyong live streaming. Subalit, kailangan mo pa ng thumbnail para sa iyong live streaming. So, magsaset ng camera ng capturing your picture para sa sharing ng inyong camera. After mag-capture ng picture thumbnail, mag-start na yung option na mag-blue sa Go Live. Kapag nag-click kayo ng Go Live, automatic ay mag-redirect na kayo sa YouTube. Magsisync ang inyong YouTube Studio sa inyong browser sa inyong YouTube applications. Makikita nyo sa inyong orange screen na may nakasulat na going live. So, ibig sabihin po no, nag-start na po yung synchronization ng inyong camera sa inyong live stream sa YouTube. Makikita nyo po sa inyong screen, sa inyong browser, gamit ang studio, youtube.com, na mayroong option na makipag-chat or sumagot ng mga comment ng inyong mga subscribers or viewers. So, magta-type lang po kayo ng inyong comments or message sa lower right section ng inyong screen. And then, you can press enter para po mag-send ng inyong comment. After nyo po mag-live stream, mayroon po kayo makikita dyan sa middle bottom section ng inyong screen to end your stream. So, once i-click nyo po yung red button ng end stream, automatic po na mag-e-end ang inyong live streaming. After nyo pong i-click ang end stream red button, ay may lalabas na pop-up window sa inyong screen. Ito ay options to really end your streaming. So, once i-click nyo po yung end button, automatic na mag-e-end na po yun. Pati po yung synchronization ng inyong YouTube at studio browser ay mag-e-end. So, ganun lang po yung paggamit ng live streaming sa studio.com kahit wala ka pong ganun karaming subscriber. I hope nakatulong po itong video para sa mga small-time YouTuber na gusto mag-live stream. Salamat po sa panonood!